So ayun guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Ito muling inyong lingkod, Batang Elio po, nagbabalik para sa isa na namang reaction tungkol nga po sa live stream na Kalinga Prab kagabi. At meron isang netizen na nagbanggit po na subukang itandem itong si Viancy sa isa sa mga kambal po ano, na Australiano nga ba or half British. Yan po guys. And syempre, aalma po dyan ang mga supporters po ng NC ano. Dahil grabe naman po yung pagmamahal po nila sa tandem ng EDC. And syempre si Kalinga Prab ay hindi rin po papayag sa ganun. Ayaw din po niya na magiging magulo or mabahiran man lang na kahit ano, na hindi magugustuhan po ng supporters ng EDC ang tandem na ito. And syempre meron din pong naisip dyan si Kalinga Prab na pwedeng itandem sa kahit isa sa mga kambal na ito na sina Edwin or si Edward po ano, kung sakali man po na magkaroon sila ng love team ay may binanggit po si Kalinga Prab na either po si Marian or si sino nga ba to, si Ashley, yan po ang pwedeng pagpilian na itandem sa isa sa kambal na ito. At yan po ang ating bibigyan ng reaction guys, no? And syempre huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong team Kalinga sa pangungunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate and the Vlogs, and syempre si Kalinga Prab and Ma'am Jackie. So samahan niyo ako guys hanggang sa dulo ng video na ito. So let's go! Pero by the way, parang bagay po si Viancy at Marian sa Australianong kambal mo na beneficiary. Ay, naku, grabe naman. Baka na, Edsy naman ang magagalit niya. Huwag naman po nating isama si yes. Viancy dyan. Kasi si Viancy po ay unang-una pa lang crush na niya yung. Si Javi. di mo si Viancy, yung mata niya talagang nakafocus lang kay Javi niya. Di mo yun maano sa iba. Si Viancy. Di mo yun may papa ano sa iba. Totoo naman po yun guys, no? At napansin naman po natin lahat na mga nakasubaybay sa EDC na ang talagang tingin po ni Viancy ang kanyang mga mata ay para lang po kay ano, kay Papa Eds, wala na pong iba. At grabe, at titigan pa lang eh sobra-sobra na sa sapat. Ano ni ano eh Viancy? Si Viancy nga parang anong i-prank eh, parang maawa ka kay Viancy. Totoo yun. Prank mo si Viancy. Kasi ano eh, napaka-innocente ni Viancy, saka yung ano niya talaga. Grabe yung ano niya kay Happy. Mm-hmm. Ano? Kaya yun po, maraming mga reasons guys na hindi pwedeng pakialaman ang EDC dahil nga po talagang perfect na yun eh. Kumbaga, ang dami po nagmamahal dyan. Ang daming mga supporters, hindi lang po mga viewers, kundi pati mga sponsors na grabe, matitindi po talaga mga sponsors. Kaya naman po, ano, dinadagsa ng blessings nga itong si Viancy po, ano. And, mabanggit na rin po natin ngayon na yung bahay po niya ay naumpisahan na po ang pagtatayo. So, congratulations ulit, Viancy, and to your family, congratulations sa inyo. So, ituloy po natin. Yung pagtingin at yung pag-admire yes. Kay Javi. Dami nagsasuggest dito. Grabe na po. Yan. Big yung, no. Big yan, no. Huwag niyong guloyin ng... yan. Grabe. Huwag niyong guloyin ng EDC. Napaka-successful at napaka-ganda ng tambalang EDC, mga Kalingap. Napaka-natural. Napaka-ano nila. Kumbaga, low-key, no? Napaka-low-key lang. Pero... grabe yung kita. Tama po yun guys, no? Grabe. Ang EDC, kung napapansin naman po ninyo, ano, madalas nga sa ano lang, sa loob lang ng bahay ni na Viancy ang shooting at sa tingin ko ay hindi na nila kailangan mag-locate ng ibang mga lugar pa, no? Hindi na nila kailangan maghanap ng magagandang lugar para mag-shooting dahil yun nga lang, dalawa pa lang sila, eh patok na yung pangalan tinginan nila at konting kantahan. Sumasabog na yung kasiyahan po ng mga nakasupport at mga nagbabangal po sa EDC. So, perfect na po yun. Huwag na nating ano, galawin. Hoy, parang awa nyo na. Huwag nyo isama. Yun. Kaya nga eh, parang ang tingin ko kasi sa EDC, napaka-contento na lang. Tama. Kung kahit silang dalawa lang, contentong-contento yung dalawa eh. Nananahimik yung dalawa. Parang
magigilty ka kung ipaprank mo yung dalawa o kaya ay pagtitripan mo. Parang ang hirap gawin nun, mga kalinga. Ako, tsaka huwag kay Edu, huwag niyo ipaprank yan. Delikado, seryoso yun. Diba? Ay, nako. Kasi napaka-inosente pareha sila eh. Both innocent talaga na napakabait. Ng dalawa, tahimik, malambing. Tapos biglang gaganunin. At isa pa guys, no? Isa pang maganda pa sa NC, ay yung hindi sila, ano, hindi sila gumagamit ng mga, hindi panay-panay ang gamit sa mga sweet words. Pero pagka nakaringgan mo kahit isa lang, nako, buong episode po yan, nagiging masaya. Yun po yung nagpapanalo po sa NC po, ano? Kasi si Kalinga Pedro po kasi, kompleto yung acting niya eh. Hindi siya palaging sweet. Minsan, yung mga supporters nga or mga netizens, minsan naasar sa kinikilos niya. Yun po yung kanyang style, guys eh. So, sundan lang po natin. Magandang, ano, magandang umakting siya, no? Kalinga Pedro, kompleto po siya. Versatile, kumbaga. Di ba? Ano, sinalin yung Edsy, Kodita. Naku po, Kodita. Ay, grabe, hala kayo. Kasi yung Edsy talaga, parang ano talaga eh. Parang magigilty ka kung paglalayo mo yung dalawa. Di ba? Napaka-pure ng kanilang feeling. Lalong-lalo na po ngayon, guys, no? Talagang panay-panay yung, ano, yung mga pagsasabi ni Kalinga Pedro na... At ano siya, kumbaga, proud na proud siya, guys, na ipagsigawan. Na ang tawag niya kay Beyonce ay wifey, kahit nga sa mga magulang ni Beyonce, yan na rin yung tawag niya, di ba? I mean, binabanggit na ni Kalinga Pedro sa mga magulang ni Beyonce na wifey ang tawag niya kay Beyonce. So, lakas ng loob, pero maganda po yun. Tahimik talaga yung Edsy community, ano? Napaka ano lang nila. Yes. Tahimik sila. Solid talaga sila sa ano nila, sinusuportahan. Pati mga sponsor yun nila, no? O nga pala, appreciate ko po lahat ng sponsor po ng Edsy, especially kay Beyonce, ano? Salamat na masalamat po sa inyong pag-unawa kahit natagalan po tayo, kahit hindi naman po natin araw-araw na update po kayo. Pero salamat po sa tiwala nyo, ano, na andyan lang po kayo, naghihintay ng update, di po kayo nagagalit sa amin. Kaya sobrang thank you po. Kay Tita Pink Provido, kay Sir Leo D, kay Tita Ana, yan, kay Mami Rexy, sa Edsy Global, sa KEGS, maraming salamat po sa inyo. Napakabait po talaga ng mga sponsor ng Edsy. Yan ang maganda maging sponsors, guys. Hindi yung imamanipulate nila yung kwento, no? Kumbaga, nag-aabang lang sila. Ang gusto lang nila ay makatulong. Yun, the best talaga. Eh, sobrang maunawain nila, no? Alam nila na marami tayong beneficiaries. Ayan. So, nakakapag-update lang po kami is once a week. Yan. Maraming salamat po sa pag-unawa, ano? Kung kakayanin man, twice yan, okay na po yung twice. Pero kadalasan po, once, twice a week lang po. Okay na yun. Yeah, salamat po sa pag-unawa po. Marian Angeles, nag-suggest lang naman po ako, parang ang lakas po ng dating. Ang so yan, una guys, kong naano dyan, na pwedeng ano, itambal sa Australiano, kayo, yung isa doon, kahit sino doon sa isa. Si yung, Marian. Si po. Marian. Yan. Gusto ko nang balikan si Marian eh. Tagal ko nang di napupuntahan si Marian. Yun din yung scout ni Ate Rhea. Kasi napakabait din. Ang bait din niya nung unang pag-ano namin sa kanya. Kumbaga yung ano ko, yung pakiramdam ko sa kanya. Kasi ako ano eh, mabilis din ako makaramdam kung may something. Pero yung ano ko sa kanya, parang ano eh, okay naman. Okay naman po. Yung pakikisama niya, pakikipag-usap. Saka diba umiyak pa siya nung ano. Nahiya pa nga siya nung pagbigay natin. Nahiya siya nung una. So guys, no, bago natin ituloy po, ano, ito ay para sa mga hindi pa nakakakilala kay Marian. So papasandahan po natin. Titingnan natin kung sino nga ba ito si Marian. Para makita na rin po natin kung talagang babagay nga po siya sa isa sa mga kambal na yan. So tingnan natin. Hello po sa inyo mga Kalingap. Welcome back sa ating muntin channel. This is Kalingap Rob. At kung niyo pong kalimutan na suportahan, Kuya Bal Santos Matubang at ang K-Boss. Ano ngayon mga Kalingap, meron po sa ating inalapit si Ate Rhea, isang Kalinga Partners. Ano?
So, dito tayo ngayon kina, ayan, anong pangalan mo ay? Ayun, si Marian, guys. So, ayan, dito tayo kina Marian. Hi, Marian. Hello. Pwedeng palakin ng mic dyan. May bagong nailapit na naman sa atin na pwede rin maging Kalingap Angels Batch 2. Dahil nung nakaraan nga, ay may isang Kalingap Angel ang nagpaalam sa atin at umalis sa Kalingap. Siya na ba ang papalit? Mga Kalingap, kilalanin si Marian, 20 years old, nagtitinalang turon sa Lutsod at iba pa para lang makapag-aral. So yun po guys, no? Si Marian po ay isang estudyante at tuloy-tuloy lang naman po yung kanyang pag-aral. Although nahihirapan sila pero masipag din po talagang ginagawa niya. Titinda-tinda ng kung ano-ano, gaya nga po ng turon. Ano ba yung saludsod? Actually, may ibig sabihin po kasi yung saludsod pagka sa salitang Ilocano. It means question. So yun po guys, so ituloy po natin. So yun po, nakita natin si Marian po. Ashley, ay po. Oh, ayun, si Ashley na naman. Si Ashley, tama. So yun guys, at para naman po sa mga hindi pa nakakakilala kay Ashley, ano, supportahan din po natin itong mga videos patungkol nga po kay Ashley at sisilipin natin ngayon kung sino ba itong si Ashley. Nakilala namin si Ashley habang ito'y nagtitinda ng banana queue. Isang 20 years old na may nakaraang hindi niya malimot-limot at tinangka na rin niyang wakasan ang sariling buhay ng dahil dito. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanyang mga hindi magagandang pinagdaanan, pinahanga niya kami sa kanyang mga sinabi. Ano po, nag-start po ako ng ano, naghiwalay po sila mama nung buntis pa lang po sa akin. Tapos noon po, si mama sobrang hirap, nag-asawa po siya. Tapos hanggang sa may mga nangyayari po na di maganda doon sa asawa niya kasi nag-addict po. Tapos hanggang sa na, ano po, yun. Ikaw pa kasi ano kasi parang ano nakagawa po yun. So yun guys, no, actually napanood ko na to dati pa, no? And yun nga, nakapag-asawa ulit yung kanyang ina sa isang adik. And syempre, alam naman po natin na magulo ang utak pagka mga ganun, no? Pero hindi ko sinasabi lahat. Pero mas kadalasan po, mas marami yung naguguluhan ng utak pagka nakaganon po, ano? At yun ay nagawa niyang gawan ng hindi ka nais-nais na gawain itong si Ashley. At yun nga po, at talagang hindi pa rin tapos yung kaso. Ay dinimanda kasi nila po. So yan, tuloy po natin. Bastos ka ganun? Opo, na hanggang ngayon po, ano, dinadala ko pa din yun. Nag-detect pa rin po kami dun sa kaso. Yun na din po yung kaso. Opo, yun na rin po yung dahilan ng stress ko sa buhay na parang gusto ko nang pasubukan. Buti po, ano, pinapaalala po sa akin, nandyan pa yung lolo't lola ko. Kasi po, ano, parang, ang sakit po, parang araw-araw ko na pong lalayo hanggang buhay ko na po. Parang yun. trauma ka. Pero, parang kita ko sa'yo, napaka-strong mong... Si Eden! Naku, si Eden, ayaw nun. Hindi, parang ayaw po ni Eden. Ayaw pa ni Eden mag-love team. Ever since naman po, ano, umpisa pa lang, natanong na yan si Eden before, kung gustong magkaroon ng love team pero hindi po siya, ano, hindi po niya ina-accept. Yung papayag mo si Eden, ano si Makoy? Si Makoy. Diba? Sila yung unang... si Makoy, naghihintay lang. Yes. Yun. So yun guys, no? Grabe naman po. Shout out sa lahat po ng mga EDC lovers dyan. Kumusta po kayong lahat? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, ano? And... kung sakali man po na matuloy na magkaroon naman po ng ano ng katandem or ka love team ang isa sa mga kambal, susuportahan din po natin 'yan. So dapat lahat ng supporters ng mga iba-ibang love team, magkaisa po tayong lahat, no? At suportahin natin lahat ng mga love teams kasi isa lang naman po gumagawa niyan at 'yan ay si Kalinga Prab lang. So yun guys, maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. And huwag po natin kakalimutan pindutin yung like. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin po guys. Madali lang po yan, pipindutin lang yung subscribe button. So yun guys, maraming salamat muli. At ang inyong lingkod, Batang LU. Magkita-kita po tayo ulit sa akin sa susunod na vlog. So, bye-bye!